Hi guys! Once more, please join me habang pinapanood natin history unfold before our eyes. Dahil ngayon po, isang dating basurero will be proclaimed as the Action Democratico presidential candidate for the whole country. He is the future president. At alam na naman natin po, it's just a matter of time. Just 3 months ahead of us, we will have the best president in the country who will turn this country around and make us a proud nation in the community of nations. So ito po, we will tune in na po. And ito ngayon, si Ramel po ng Aksyon Demokratiko na nag-i-speech po. Let's listen in. Ayun, in-introduce niya po yung mga supporter. Ibang mga opisyales, kandidato na Aksyon Demokratiko, ang ating mga mahalagang bisita, nandito po sila ngayon para magbigay pugay, para po ideklara ang kanilang suporta sa susunod na Pangulo. Alam niyo po ba, itong taon na ito ay makasaysayan dahil kung inyo po natatandaan noong 1972, 50 years mula po noon, nagdeklara po ng batas militar. Ngayon po, nagbabadya muli ang ganyang klaseng pagbabalik. Naririnig, nakikita ninyo ang pagbabadya. Pero po ang Aksyon Demokratiko, punong-puno po kami ng pag-asa. Noong po 2004, tumakbo po kami sa isang agenda of hope para sa bagong Pilipinas. Ang sabi po ninyo noon, noong hindi nanalo si Raul Roco at siya ay umao, sabi nyo si Raul Roco was the best president we never had. Tama ba? Tama po yun. Tama diba po yun. Sabi nyo yun, sayang. Kaibigan ko rin po yun. Si Senator Raul Roco. Magkakaroon po tayo na andito po siya, isang pangulo, magiging pinakamahusay na pangulo ng Pilipinas. Pababayaan yung mabawa siya? Hindi. Pababayaan yung sabihin na, sayang, he was the best president we never had? Gusto niyo mabubo yun? Lumaban po tayo, ipakita po natin, we have a 90-day journey and it starts today. Ang aking pong pag-asa sa bagong Pilipinas, mga kababayan na nakikinig sa ngayon sa buong Pilipinas, iba naman! Iba naman! Iba naman! Ang ating hialal, yung tunay na may puso, yung tunay na may konkretong solusyon, tunay na solusyon, pambilis ng aksyon, marami ng problema, marami na patunayan, at yan ay si Mayor Isko Dumagoso, Moreno Dumagoso. Gusto ko marinig ang palakpakan dito sa kaliwa! Dito po sa gitna! Sa kartilya po yan ni Gat Andres Bonifacio sa malapit sa City Hall. Sasabihin ko sa inyo, panalo na po ang Pilipinas, panalo na po ang Aksyon Demokratiko, panalo na po ang susunod na Pangulo, Mayor Isko Moreno Dumagoso. Maraming salamat, magandang gabi po sa inyo lahat. Yun, gandang speech po ha. Maraming salamat po sa inyo. Mensahe palakpakan po natin ang chairman ng Aksyon Demokratiko, Mr. Ernest Ramel. Maraming salamat po. Napakalino po ng mensahe nyo na tayo ay nasa 90-day journey. Samahan po natin ang ating magiging presidente, Pangulong Isko Moreno Dumagoso. Tumungo na po tayo sa ating susunod na panauhin. Siya po ay konsehal ng ika-apat na distrito ng Quezon City. Bilang konsehal, siya ay naging chairperson ng Committee on Education, Science and Technology. Ito si Konsehal Belmonte. Ni Speaker at dating Mayor Sonny Belmonte. Another kaibigan po ni Vlogcaster. Demokratiko sa Quezon. Kasi po si Vlogcaster, naging PR
campaign manager ni Joy Belmonte nung nanalo siya sa 2019. So, kasama po kami ni Irene Belmonte po. At siyempre si Speaker Sunny Belmonte. Maganda po, hi Manila! Mabait po yan, maganda pa. Yan yung pong basahin ko po ang aking at magaling. Ito po'y bilang sa akin ng aking kaibigan si Dani. Ano bang nais sa akin? Palabiro po yan. Ano ba yung naharap natin? Sa aking minamahal na lungsod Quezon, ang kwento ni Mayor Isko ay hindi nalalayo sa kwento ng karamihan ng mamamayan ng lungsod Quezon. Nang galing sa probinsya, nakipagsapaleran, nanirahan bilang informal settler. Katulad ng karamihan sa mga tigalungsod Quezon. Nagkaroon siya na isang marangal ako po, na hinapuhay upang hindi umasa kanino man. Yung old house po namin sa Quezon City, so Quezon City residence pa rin ako. Kahit sa bundok na po ako ng Rizal nakatira. Bilang mga mayan ng lungsod Quezon, nais natin, nais ko, ang taong ramdam ang pinagdadaanan na karamihan na dinadanas ng isang simpleng Pilipino. Nararamdaman kung paano kumalamang sikmura sa gutom, ramdam kung paano kumain ng pagpag para maibsan ang kagutuman. Tama po yun. Tama po talaga yun. Ramdam kung paano magsipag upang maitawid ang pag-araw-araw na gastusin para sa pamilya at sa mga mahal sa buhay. Si Mayor Isko, ramdam kayo. Si Mayor Isko ay kayo. Dahil ramdam tayo ni Mayor Isko, kahit ganun na lang, ang kanyang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanyang mga pinaglilingkuran. Naging pangunahing saksi tayo sa pag-aksenso ng Maynila. Dahil ang Maynila ay kapitbahay lang ng lungsod Quezon. Kahanga-hanga ang mga nagawa ni Mayor Isko sa Maynila. Paano pa kaya kung ito'y magawa niya sa buong Pilipinas? Tama. Galing. Ang galing. Tama. Tunay na solusyon at mabilis na pag-aksyon. Yan ang kailangan natin. Wala na tayong panahon mag-aral o magnilay-nilay para mga epektibong solusyon. Dahil si Mayor Isko, nagawa na ito sa Manila. At kung kayang gawin sa Maynila, kaya rin gawin sa buong Pilipinas! Kaya muli, kayo itatanungin ko, sino ang nais nyo? Ako, si Konsehal Irene Belmonte, mula sa ika-apat na distrito ng Lusod, Quezon, at ang nais ko, si Mayor Isko Moreno Lumagoso bilang susunod na presidente ng Republika. Ang galing, Erin. Ang galing, sabi. Sabi ko na po sa inyo po, ang galing talaga niya. Maganda rin yung speech niya noon nung bumisita si Mayor Isko sa Quezon City kasama si Joy Belmonte. Si Joy Belmonte po, Mayor Isko Moreno rin yan. Kasi ang kalaban niya, si Mike Defensor na Marcos. Si Mike Defensor naman po, kumpare ko rin, dating kliyente ko rin. Nung si Inquirer, isa sa pinakasikat na public relations and political strategy sa bansa. Ngayon, semi-retired na. O ito po, maganda. Ito po, Duterte Boy. Ito po yung isa sa mga nagpatagbo kay President Duterte as
president nung hindi pa siya siniseryoso ng buong Pilipinas nung 2016 po. Ito po. Ngayon kay Isko na. So ibig sabihin sa kanya na rin si Duterte. Ay ang dating talim ng Department of Agrarian Reform. At ako po ay si Brother John Castriciones. Isa po rin po akong abogado. Ang aking pong advokasya ay tulungan ang ating magsasaka. Ako rin po ay tumatakbo isang senador. Pero ngayong hapon na ito, nandito po ako para hindi mangampanya para sa aking sarili. Ako po ay nandito ngayong hapon para po suportahan ang kandidatura ni Mayor Isko Moreno Domagoso. Yun, ang galing. Ako po, Duterte boy yan ha. Ang presidente ng Mayor Rodrigo Roa Duterte NECC or National Executive Coordinating Committee. Yun, sabi ko pa sa inyo eh. Kami po ang nangampanya para kay Mayor Duterte noong 2016 at tumulong para po siya ang maging presidente. Yun, sabi ko sa inyo po. Ngayon, election na ito, amin pong sinusuportahan ang kandidatura ni Mayor Isko Moreno ang susunod na presidente ng ating bansa. As the Secretary of the Department of Agrarian Reform, I had the opportunity to talk with Mayor Moreno in order to ask him about his position regarding agriculture. You know, my friends, this is the opportune time for us to really support this man because he has a very clear policy when it comes to agriculture. Galing ah, okay ah. We hope to know that agriculture is the last frontier of our survival. Now, when we are experiencing the ill effects, the onslaught of pandemic, we should try to support agriculture because without agriculture, we will not have food sufficiency. This is our last hope. Lahat po ng profesyon ay pwedeng tumigil. Pero ang pagsasaka at agrikultura kailanman hindi dapat itigil sapagkat ito ang nagdadala ng pagkain sa ating hapagkainan. Kaya sa hapon na ito, in my capacity as the President of the MRRD-NECC or Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee, we manifest our strong support for the candidacy of Mayor Isko Moreno Domagoso. Yeah! Yan, dala na po yan ng mga DDS boats and organizers. Sapagkat siya po ay may isang maliwanag na plataforma para po sa ikaulad at kapayapaan ng ating bansa. Alam niyo po, si Mayor Isko, siya po ay member ng National Advisory Council ng Mayor Rodrigo Roa Duterte na kung saan ang ating Pangulo, President Duterte, ang Honorary Chairman. Kaya siya po ay kasama at kapamilya ng ating pong administrasyon. Kaya muli, ngayong hapon na ito, we profess our support for the candidacy of Mayor Isko Moreno Domagoso. Mabuhay po. The best. Malawak po yung network nila po. Yan ang network ng mga DDS. Kasi sila po yung original group na pinatakbo si President Duterte po. So, lahat ng network niya gagamitin niya po in support of Mayor Isko. Ang laking bagay po yan. Siyempre, may blessing na rin yan. Siyempre, hiningi niya yung approval ni President Duterte at binigyan ng approval sa kanya. So, ano pang ibig sabihin yan? So, ito po, susunod naman. Ah, okay. Yung Vice President na po. Narito po, of course, ang mga susunod pa pong magpapahayag na kanila pong pagsuporta para po sa mga kandidato mula sa Aksyon Demokratiko. Papakinggan po natin ang kanilang mensahe, pero bago po yan. Andiyan rin po si Martin Dino, USEC ng DILG, na siya po yung nag-file ng candidacy po, na naging replacement candidate si President Duterte.
So kitang-kita na po talaga na yung mga Duterte network, Duterte allies ay nandiyan na po talaga kay Mayor Isko. So klarong-klaro po 'yan, maliwanag pa sa sikat na araw ng araw na talaga si Mayor Isko ang susuportahan nila. So yun, hinihintay na lang po yung kwan, yung mga ibang supporters po na. Ayan na po, dumating na. Na-late po dahil hindi makahalos makadaan yung sasakyan niya sa kwan po. Sa Manila po dahil hinaharang ng mga tao. Kaya, biro nyo, 4:30 ang kwan. Eh, ano na kayo, mga 6 o'clock na ngayon. So, dinungugan po siya ng mga Manilenyo po. So, yun. Habang naghahanda pa po sila dyan, ikwan muna po natin ito. Putulan na po natin itong porsyon na ito na reaction sa proclamation rally ni Mayor Isko Moreno. Once again, paki-subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel at paki-kuha na lang po, paki-share itong post para pangtulong na po kay Mayor Isko Moreno. So, see you in part 2 of this vlog kung saan po yung papakinggan natin yung mga speeches ng mga ibang Aksyon Demokratiko candidates, especially kay Mayor Isko Moreno. So thank you very much for watching and see you in my next vlog.